yan. Kasi ito po, hindi permanente, laging ganyan. Yeah. Kasi pag amihan ito, tuyo. Natutuyuan din. Oo. Walang-walang tubig yan. So, kailangan. Kaya ang gusto namin, may dam. May dam kami para habang medyo tuyot na, may kunti kami. Kasi bumabalon lang po kami dito. Tama, tama. Saka ito, kaganyan lang kasi malakas ang pagtag-ulan. Maganda siya pag ganitong panahon. No. Pag tag-init naman, wala siyang ganda. Ay, tuyo na. So, yun yung ano. Ano nang, ilang taon na rin kami po na hingi ng tulong na kung gusto na namin, magawaan kami ng dam para pa temporary lang habang mainit. Kasi hirap din kami, sir, kaya dito pa, so, ano, yung tagtuyo na. Hirap kami ng tubig. Ang tao dito sa amin, dito lang kami nabubuhay, nagkukuha lahat ng tubig. Tubig, oh. Bumabalon lang po kami. Tama, tama. Kaya nung matagal na rin daing namin na yan na magkaroon kami ng dam. Ay, para sa pagtagtuyot nga, hindi rin kami masyadong hirap. Ay, pag nasaksihan mo lang, sir, pag amihan dito. Opo. Kami lahat dito umaakyat, bumabalon kahit kunting tubig. Para makakuha ng tubig, oh. Ipagawa ka lang po. Maayos to. Yung pala ganun din, kasusan. Ganun din, no? Eh, walang kami po, Pin. Ay, wala. Bakit? Pin lang kami sa ano. Sa sahod namin, 3,000 para sa mana. Ano po sa karabo po, di ko sa karabo po. Wala mo mo, ano, yung mga sinsil. Patagdag sa ano. Isya, no? Ilan po yung anak ninyo? Apat. Yan apat na. Si Anem. Ah. Tumigil ito. Sa Manila. Isa sa Manila na. Ah, estudyante. Ilan po yung anak niyo lahat? Pito. Salamat po yung papara. Sila naka-interview dyan sa barangay, sa papi. Hindi na abot. Ang kulangan sa amin, para sa amin dito sa tricycle drivers, ay ang maintenance ng aming kalsada, eh, kailangan din namin sana ng medyo maayos-ayos. Siyempre, ang kalsada na tinaayos nila. Ang mga ayos. Mga pasulat ang kalsada. Ang kakulangan po natin dito sa Culion ay yung pag sa tubig, marumi pag nagaulan. Pag nagainit naman, malabo naman siya, makalawa. Yun ang malaking problema natin sa Culion. Tungkol sa ano, anak buhay. Una na, hirap sa trabaho. Ang ibang pagkikitaan ko, nagbubuhangin lang ako. Yan lang. Lang po, bangka lang pati lambat ang kailangan ko. Walang iba. Bangka? Bangka. Saka? Lambat po. Lambat. Nakikita ko pa rin yung kakulangan sa mga bagay-bagay pala nung pinadala ko ng spiritual na kulang pa rin doon sa ano, yung mga tulong pang livelihood. Actually, may mga livelihood siguro before, pero matatalino, maraming may alam tulad ng mga meeting po natin. Kaso nga lang, kulang pa rin yung naalis natin. Parang yung tulong pang livelihood para sa mga kabataan, sa mga nakakatanda. Nakikita na kulangan din sa Culion eh, yung ating kalsada, ating supply ng kuryente, mas medyo kahit maayos, paayosin pa. Tapos yung ating supply ng tubig. Kung sa pamilis ko sa ating Culion, sana po ay mag-isang class A municipality tayo. Mga kakulungan na naranasan namin dito sa Culion National High School ay katulad ng mga gamit sa aming paaralan na kung saan na imbis na ito ay aming magamit sa aming performance ay hindi kami nakakagawa nito sapagkat ito ay kulang sa mga kagamitan katulad na lamang sa amin na nag-aaral ng civil industrial arts carpentry, kulang ng mga gamit na kahit simple lang na gamit. Kasi wala naman kami at kami lang yung mga estudyante na walang hanap buhay aming mga magulang at maliit lang ang kinikita. Kaya hindi kami makaproduce ng mga kagamitan. Kulang po sa ano, sa mapagkukunang kabuhayan yung mga tao dito kasi yung iba po mas lumalabas pa ng Culion para
magkaroon ng trabaho para kumita kasi wala silang nakikita ang future dito sa Colon. Ang kakulangan po dito ay, unang-una po ay tubig. Ang tubig po ay para sa amin mahirap kuwain kasi po mahina po yung makina po natin para ipump po yung tubig sa iba't ibang lugar, sa mga bahay po dito sa Colon, sa mga schools dito po sa Colon, lalo-lalo po dito po sa CNHS. Unang-una po sa ating inumin, sa panghugas po natin at saka panghugas po natin sa banyo. Susunod po natin ang transportasyon sa para po sa mga estudyante ng CNHS. Dito po sa bayan ng Colon, bihira lang po kasi makakuha ka po ng tricycle kasi po minsan pag malilate ang estudyante, hindi na po sila nakakakuha ng transportasyon. Ang transportasyon lamang po namin dito ay ang tricycle. Ang susunod po natin ay ang sports complex. Ang sports complex po para sa akin ay kailangan dito sa bayan ng Colon. Ito po ay isang paraan din upang maiwasan po natin yung mga kabataan ngayon na subukan ang mga illegal na droga sa bayan ng Colon. Yung katanungan sa kakulangan na naranasan ko dito sa Colon, unang-una, kulang kami sa magandang kalsada. Pagkatapos, may mga tulay kami na, dalawang tulay na hindi naman magamit na maayos dahil ito yung tulay na from poblasyon to mga remote areas. Yung nasa Karigmalan at saka yung nasa Balanga na tulay. Pagkatapos yung mga kalsada rin sa lugar na yan ay talagang karamihan yan eroded na lalo puntang Balanga. Sana magkaroon dito ng aeroplano yung from Manila to Colon ganyan. Maski man lang once a week dahil kailangan din niyo para lalo mapaganda yung ating turismo. Unang-una, pag mayroong tayong access ng aeroplano, ay yung mga turista, hindi nadadaan po ng forum, kung hindi, didiretso sa atin sa Colon na mismo tayo, didiretso sa atin. At saka, talagang makikita nila yung ganda ng Colon dahil sa yung papawid pa lang, makikita nila yung area ng Colon. At tapos, yun ding malaking barko, pwede sana dumaan sa atin dito sa Colon. Yung malaking barko. Kasi unang-una, dati meron pang katalim, meron pang mga maliliit. Kaya lang, totally ngayon wala na eh. Puro, wala na rin masyadong malalaking barko dumadaan dito. Yung iba, imbes na makapagdala dito ng malalaking sasakyan, kailangan mag-arkila ka pa talaga na special trip para yung sasakyan dadalhin dito. Isa pa yung, kaya kuminsan maraming batang nagbibisyo kasi kunti lang yung kanilang recreational area. Wala silang mapaglilibangan masyado. At saka, mas maganda sana kung continuous yung sports activities dito eh. Kasi ang bata, kapag naglaro yan, pagdating ng hapon at napagod yan, matutulong na lang yan. Hindi na yan magbibisyo o kung anong gagawin bisyo pagdating ng gabi. Yun, kaya sana, isa pa yun sana yung ito katulad yung sa school dito sa amin sa gitna. May area diyan na pwedeng tayuan ng ng mga palaruan. Unang-una, itong school namin itong school namin na the only school siguro in the Philippines ha, na walang palaruan. Walang basketball court. At the same time, yung gym na yung pwedeng gawing evacuation center ng pag may mga kalamidad. Pagkakulangan, tubig. Sana po yung magkaroon tayo ng tubig na malinis. Kasi nakikita naman natin yung tubig natin ay napaka mga hindi malinaw. No? Matest sana yan. No? May test ba ng tubig sa ibang sa Manila? Malinaw. Yung ating matubig ay malinis. Na free of E. coli. Bacteria. Then sana magkaroon ng tubig na yung source ng tubig na walang hinto. Pag bukas mo sa gripo, meron ka agad, hindi yung nag-aabang pa ng tubig. Siyempre kami may mga trabaho. Tapos
mag-aabang ka ng tubig, sasabihin, ang tubig ay, ano, ang tubig ay lalabas sa ganito, alas 2, alauna ng madaling araw. Di, siyempre, nakakapuyak din po. For 25 years, siguro, basically, maraming kakulangan kaming mga nararanasan. Unang-una siguro yung stability and consistency of supply of electricity and the consistent service and effective supply also of water. Pangalawa siguro yung mga kakulangan nararanasan namin ay yung size ng aming marketplace na kung saan kapag may mga turista na nagpupunta at naghahanap ng mga pagkain o ang pangailangan nila, ay hindi nila makita sa market namin. So, we really have a very small market. At isa pa siguro yung aming mga kalsada. Yung kalsada namin sa tingin ko, kung magkakaroon na lahat no, na konkretong kalsada mula sa poblasyon, papunta sa mga destino, sa tingin ko magkakaroon ng productive trade, lalo na yung mga taga-destino, madaling makakapunta sa mga ospital at yung mga nagtitinda naman pag nagtitrade ng kanilang mga produkto ay mabilis na maka-access na yung mga nangailangan at mga tao. Siguro ang mga wishes ko marami, no? Unang-una yung talagang maisakatuparan yung mga improvement development na nakita namin at nararanasan namin kakulangan tulad ng kalsada, marketplace namin, yung aming water supply and electricity. Ang napapansin ko, ang napansin ko sa ating lugar, sa munisipyo ng Culion, ay ito personal kong pananaw na mabagal ang pag-ulan ng ating lugar. Medyo mabagal para sa akin. Kagaya po ng ating road, ang ating mga kalsada, isa sa napapansin ko ang ating kalsada ay siya yung makikid na kailangan maging ma-widen ito para maganda ang takbo ng ating marketing. So, ang ikalawa kong napapansin ay yung kabagalan ng pag-unlad ng turismo dito sa Culion. Napakaganda na maging maunlad ang turismo ng isang lugar sapagkat ito ay siyempre nakaka-invite ito ng mga foreign investors. Makakadagdag ito sa pag-unlad ng ating pamayanan. So, maraming mga magagandang lugar dito sa atin sa Culion na kailangan lang talagang itong mapaunlad o ma-develop. Nais namin dito sa paaralan na makaagapay sa pag-unlad, sa makabagong strategies ng pagtuturo ng mga teachers. Kaya lang ang nagiging problema namin ay siyempre sa kabila ng gusto namin na maging maunlad, lalo na yung pamamaraan ng pagtuturo ng mga teachers, siyempre kaakibat din dito yung mga pangangailangan, lalo na yung mga equipments. So yung mga sabi ko nga ay dapat ay ang mga teachers ay gumagamit lang ng walang problema sa teaching staff kasi lahat ay capable sila, may kakayahan sila, mahuhusay. Kaya nga lang doon kami sa yung mga equipments na kinakailangan din namin para maging maayos. Isa pa po na nakikita kong pangangailangan ng paaralan yung ma-improve ang Wi-Fi connection. Kasi lalo na sa pagtuturo ngayon sa K-12, wala pa kami mga libro para sa mga mag-aaral. So, teachers ko ay every time sa kanilang paghanda ng lessons talaga o sa pagtuturo, nakadepende sa nagsesearch sila sa internet. Doon kami kumukuha ng mga teaching guides, yung mga lessons na dapat na maituro sa mga bata. So, kailangan namin talaga sana ma-improve yung internet connection dito sa Culion.
para kahit sa ang sulok ng Pulyon ay marating ng internet, hindi kami magka-problema sa mga leksyon na. Ang nakita ko po, naranasan ng mga kakulangan dito sa Pulyon ay ang mga lubak-lubak na daanan simula dito sa Pulyon papunta sa mga destino, tsaka mga sira-sirang kable ng kuryente na hindi umaabot sa mga destino, at ang mga kulang-kulang na libro na pinapadala para sa mga estudyante na kailangan ng mga estudyante sa bawat paaralan. Ang nais ko na makita para sa kakulangan ng Pulyon ay sana maisaayos ang ating mga infrastruktura, lalong-lalo na unang-una ang ating kalsada para mapadali yung mga pagbabiyahe, lalo na yung pagpapadala ng mga bagay, lalong-lalo na sa, galing sa iba't ibang lugar. Ang napapansin kong kakulangan sa bayan ng Pulyon ay ang mga kurso sa pag-aaral, kasi ang mga estudyante iba ay nagluluwas pa sa ibang bayan para magpag-aaral. Ang kakulangan na naranasan ko po dito sa ating bayan ay kakulangan po sa ekonomiya. Tulad po ng minsan po nagbibili ako sa palengke, ano po, wala po minsan, kulang sa gulay, kulang po. Tapos po yung tubig sa amin po, papatay-patay po, ano, hindi po nakaka-ipon agad. Tapos ang wishes ko lang po dito sa ating bayan ay makaaral po yung mga out of school youth, yun lang po. Una, para sa akin na problema yung agrikultura. Hindi kayang suplayan ng agrikultura ang mamamayan ng Pulyon. Kinakailangan pa namin umag-angkat ng mga produkto gaya ng bigas, gulay sa ibang mga karatig na bayan kasi hindi sapat yung naibibigay ng agriculture. Yes, meron. Pero kapag dinadala siya sa market, hindi na nasusuplayan yung mga bumibili. At dahil doon, hindi din consistent yung mga necessity na napupunta sa amin. Sa akin naman, ang una ko nakita, ang unang kakulangan sa bayan ng Pulyon is, pag doon meron ng edukasyon, maganda naman magkakaroon ng edukasyon sa Pulyon. Ngunit, sa mga malalayong lugar, katulad na namin sa mga destino, ay hindi nabibigyan ng maayos kasi dahil kulang sa guro, sa libro, at sa mga kagamitan sa pagtuturo. Siguro, isa din sa problema is yung infrastructure. Yung infrastruktura, may mga lugar kasi na malayo sa poblasyon, kung kaya naging mahirap yung access sa kanila, sa mga tulong at sa iba pa. And even dito po sa poblasyon, yung mismong daan, meron lang po kasi kami one-way road. So, ang tendency po ng mga sasakyan is nagsisiksikan sila kasi masyado pong maliit, tapos makipot na po siya. Yung iba pong daan is lumaki-lumaki. Ang susunod po, nakakulangan ay sa health po. Although maganda po ang ospital ng Pulyon, pero kulang sa gamit at yung mga malalayong mga pong lugar ay kailangan pa mag-travel, ganong sira ng mga daan at hindi maayos. So, mahirap. Siguro dapat po dagdagan natin ang mga clinic sa mga malalayong lugar upang yung mga malalay, hindi na sila mag-travel pa ng matagal dahil doon nagkukos pa minsan na napapalala yung sakit dahil hindi na napupunta sa ospital dito sa bayan mismo na ko. At yung panghuli po namin is yung low level of tourism. Yes po, meron tayong tourism, pero napakababa po niya. Siguro isa sa problema is yung sa marketing and promotion ng tourism ng lugar. Meron naman po, minamarket po siya, yes, pinapromote po siya, pero hindi po ganang katibay. Yun nga po, hindi ganang katibay promote ng ganda ng Pulyon. Ang Pulyon ay may napakagandang history, di ba? So, dapat dagdagan na lang siguro marketing at dapat ipalaganap natin sa buong mundo hindi lang sa basta-basta na gumawa ng promotion sa Facebook. Siguro dapat mas dagdagan pa, mas iangat pa, mas paramihin pa ang nakakaalam ng ganda ng Pulyon. Para po sa akin, patungkol po sa mga kakulangan o pangangailangan ng bayan ng Pulyon, siguro po yung una sa larangan ng edukasyon.
So, meron dito tayo sa Culion na basic ed hanggang kolehiyo. Sa ngayon, ang high school ay nadagdagan ng 2 taon dahil nasa K-12 curriculum. Dahil dyan, sa tingin ko, kahit na sabihin pa natin na meron tayong basic education hanggang kolehiyo na meron dito sa Culion, tingin ko, ang ilan din sa mga kakulangan dito ay yung ilan sa mga bata na hindi pa rin nakakapag-aral dahil na sa hirap ng buhay. Karamihan sa mga bata na to ay yung mga nasa rural areas o sa mga malayong lugar ng Culion. Yung kurso na meron din sa Culion ay hindi sapat na mga kurso para maibigay sa mga mag-aaral ng Culion. Sa kalusugan naman, ito yung pangalawa, masasabi ko na meron tayong Department of Health. Sa ngayon, meron silang mga extension na nanggagaling sa local government unit, yung RHU. So ito yung mga nasa rural, yung siya sabi, rural health unit. Pero sa tingin ko, ang ilan din sa mga kakulangan ng mga serbisyo nito ay yung pagkakaroon siyempre ng mga iba't ibang mga doktor din, no? Sa iba't ibang mga klase ng sakit dahil karamihan kapag hindi kaya, pumupunta din at lumuluwas ng Maynila. Sa yung ikatlo naman po ay yung aming pamilyang bayan o yung siguro palengke na masasabi. Sa ngayon, maliit lang po yan na nasa Barangay Balala. Tapos meron din ngayon sa Barangay Hardin at sa Barangay Usmeña. Pero tingin po, hindi po sapat yung mga nasabing mga pamilihan ito para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga makapag-identify talaga ng isang area na mas malaki na pwedeng ma-accommodate yung mga tao habang sila ay namimili. At meron tayong water district, yung Culion Water District o CWD. Sa ngayon, dahil nga tagulan, so maraming tubig. Pero hindi din ganun kalinis yung tubig dahil nga pag medyo malakas yung ulan, medyo lumalabo din yung tubig. So ang pangailangan dito o ako lang siguro baka kailangan din ng isang paraan para mas ma-proseso ng maayos at maging malinis yung tubig lalo na kung ito ay ating iniinom. Siguro kailangan ng Culion talaga, ng Culion Water District na makahanap talaga ng water source na all throughout the year. Kapag summer kasi halos nag-aaway-away yung mga tao dahil na sa kakulangan sa tubig. Tapos yung sa agricultural land, maraming agricultural land yung Culion na hindi nadidevelop o masasabi natin underdeveloped. Na sa tingin ko, kung meron lang sanang investor o talagang sabihin natin na susuportahan yung pagsasaka, eh marami din yung mga magsasaka natin na makakapaghanap buhay ulit kasi ilan lang yung naghahanap buhay dahil nga wala din silang sasahurin doon sa sinasaka nila o yung iba naman mga small time lang, so kung ano lang yung kayang itanim yun lang ang itatanim. Pero kung ma-identify din yung mga area na yan na mga patag na area katulad ng sa Barangay Patag, sa Barangay Halsi, yung papunta ng Kanimango, yung mga area na yan ay pwedeng pagkunan ng bigas ng Culion mismo. Yung pang-anim po ay yung livelihood o hanap buhay. Siguro sa 100% ng Culion, malamang baka mga 20-30% lang yung mga nagtatrabaho. Ito yung mga nagtatrabaho sa Department of Health, sa Department of Education, sa LGU, yung mga self-employed, yung mga negosyante natin, yung mga nagtatrabaho sa non-government agencies katulad ng Culion Foundation, Incorporated, pero ilan lang po sila. At yung karamihan ay mga lokal na magsasaka natin o manginisda at ang iba talaga walang manang buhay. So yung natitirang itong 10% yun siguro yung walang mga anak buhay. So kung ganun na walang anak buhay sa Culion, o kukunti lang yung mga buhay. So, hindi nga natin may tatanggi na marami yung mahirap. Kaya, sunod-sunod talaga yan. O, ibig sabihin, patong-patong yung magiging mga problema kapag hindi sila nabigyan ng trabaho. Tapos, sa larangan ng turismo, siguro ito yung isa sa
sa mga na-envision ko din sa Kulyon. Kasi parang nakikita ko din na yung Kulyon ay mataas din ang potential na maging tourist destination din katulad ng Puron. Sa ang kailangan siguro sa ngayon, ma-identify natin ano yung mga tourist ano spots na meron yung Kulyon na pwede nating ma-attract yung mga turista na pumunta at yung mga investors na mag-invest o mamuhunan sa mga negosyo na pwede nilang gawin dito sa Kulyon. Sa paraang yun, tingin ko, madadagdagan din natin yung mga hanap buhay ng mga tao sa Kulyon, yung mga mahihirap na walang hanap buhay, so pwede po sila na mag-tour guide, pwede naman sila na maging boatman. Yung patungkol po sa ating likas na yaman. Alam natin na yung Palawan ang last frontier of natural resources. Isa yun siguro na dapat na sa tingin ko mapangalagaan sa ngayon. Marami na tayong mga puno na siguro dahil nga walang trabaho yung mga tao sa Kulyon, yung ibang mga tao sa Kulyon, so nagre-resolve sila sa Iligalagi. Yung iba naman na mga mangingisda natin, sa halip na yun nga, mangisda ng gamit yung mga natural na panghuli ng isda, nagre-resolve din sa mga illegal fishing. Illegal ways of fishing, katulad ng cyanide fishing, yung mga ganyan. Iba naman, bumbo. Ngayon, sa tingin ko, palagi at palaging nagiging problema natin yung pag-uugali talaga ng mga tao dito sa Kulyon. Isa yun sa tingin ko na kulang. Una, yung disiplina. Yung mga, lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat. Patuloy at patuloy, alam ko na binabanggit ng mga barangay officials, barangay captains, na huwag magtatapo ng basura, lalo na yung mga nasa dagat. Pero yun nga, patuloy pa din yan. Nakakalungkot isipin na balang araw, baka matulad din tayo sa Puron na ipagbabawal na rin ba yung mga plastic sa ating mga pamilyan. So dahil din dyan, sakop din yan yung siguro yung pamamaraan din natin. Pamamaraan ng pag-kukulekta ng ating mga basura. Una siguro sa mga bahay, na sa-segregate ba ng maayos yung mga basura. Tapos, ang problema kasi kung na-segregate, halimbawa dito sa Paralang Loyola Calicio Tulon, sinisegregate namin yung mga basura. Pero pag kinuha kasi ng mga basurero, hindi din nila na-segregate yun ng kasi isang truck na lang din ang sinasakyan yan. So, lahat nakasambal. So, baka yun din ang isa sa mga dapat pag-isipan sa pagdating sa waste management. Ngayon, yung isa pang pag-uugali na nakikita ko din sa Kulyon, yung nasanay kasi yung mga taga-Kulyon sa dole out. Yung gusto bigay, gusto iabot lang. So, parang yung sense of responsibility nawawala dun sa mga tao na dahil ako ito, responsibilidad ko ito. So, dapat mag-discipline ako talaga yung sarili ko na ako ang gagawa nito. Parang minsan kasi nag-aasahan tayo. Tapos yung siguro yung isa pa yung taking the initiative. So yung kasi dito iba yung kultura rin natin. So apektado tayo ng kultura na kapag may ginawa ka, para bang iba ang impression o nagiging negatibo yung impression ng mga tao dahil nga sa tingin nila bida-bida talaga to dito, parang ganyan. Pag may sinabi kang positibo, parang sa iba. So yun sa tingin ko yung isa sa pinakahuling sasabihin ko ay yung pagkakaisa. Nung ako po ay nag-aaral sa Loyola, dito sa Paralang Loyola, kolehiyo po ako nun. Naging janitor po ako ng munisipyo. At doon sa mga panahon na naging janitor ako ng munisipyo, 1996 siguro yan, 1997, nakita ko yung isang pagkakataon o maraming pagkakataon na yung legislatibo at saka ehekutibo ay hindi nagkakasundo.
So sa tingin ko sa ngayon, malaki yung magiging papel ni Mayor Binyang at siguro magkaroon ng pagkakaisa sa dalawang opisina niya. Marami pa tayong kulang. Unahin ko natin sa transportation. Isa sa mga pinakamahirap na suliranin ng Kulyon ay yung paano tayo madadalhan ng mga produkto galing sa ibang lugar. Paano tayo makakapagdala ng produkto papunta sa ibang lugar. So waste disposal po, medyo mahirap ang waste disposal ngayon dahil hindi pa ganun gaganda yung ating dump site. Or kung meron mo pong dump site, hindi po stable dahil kinakailangan pa rin maghanap ng panibago at panibagong dump site. Sa agri-products po, kulang na kulang pa po yung mga agri-products natin na sana usupply na rin yung buong community ng Kulyon. Yun po sana yung mas maganda mangyari, pero kulang na kulang pa po yung agri-products natin. And yung agri-products po natin ay hindi ganun the competitive in terms of competition doon sa outside market. Sa marine areas at sa environmental protection po. Sa marine areas po, unang-una, marami po tayong marine protected areas na hindi po natin napoprotektahan ng maayos. Maraming marine protected areas na although declared as marine protected area, wala akong tao or walang authority na nagbabantay. So, ang mamasasamang loob ay patuloy pa rin sa mga illegal activities. So, sayang po. Isang wish ko ay mabigyan ito po mga basic services na para sa mga mamamayan ng Kulyon. In terms of infrastructure, economy, agriculture, education, sa lahat po ng aspeto, sana maibigay po or magawa ng gobyerno, hindi man ng local government, ng provincial government, and even the national government, sana po ay masuportahan kami. Dahil naniniwala po ako na yung mga tao kong taga-Kulyon ay naghihintay lang po ng pudyat or naghihintay lang po ng isang matinding suporta galing po sa mga leaders natin at handang handa po makipag-cooperate para gumanda po yung ating bayan. At dahil dyan, kung magkakaisa yung mga tao sa Kulyon, dito ko sasabihin ngayon kung ano yung pinapangarap ko para sa Kulyon, yung aking mga wish para sa Kulyon. So, kung may pagkakaisa, maraming proyekto, maraming trabaho para sa mga mamamayan ng Kulyon. Marami yung mga bata na makakapag-aral. Siyempre, nandiyan yung ating DOH para sa mga malulusog na bata. Ang ating agricultural land na well-developed. So, makikita natin siguro yung isang self-sustainable na Kulyon. Isang munisipyo, isang local government unit na sasabi natin maunlad pero hindi na isakripisyo yung ating mga likas na yan. Yun lang po siguro ang ating masasabi. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa akin at ang lahat ay sa lalo pang ipagdakila ng Diyos. Pangalawa, ang dreams namin ay ang dreams ko personally maging sentro din tulad ng Koron ang Kulyon sa pagdating sa turismo. Napakayaman ang kalisayan ng Kulyon. I'm sure na katulad ng ibang munisipyo, kaya din ang Kulyon na maging tulad nila na number one sa mga destination, tourist destination dito sa Pilipinas, lalo na sa northern part ng Palawan. At pangkauli siguro na kahilingan ko personally na mabigyan pa ng suporta ang public school dito sa Kulyon dahil talagang hindi pa rin sapat yung aming access sa mga instructional materials at yung mga pangangailangan ng bata. Kailangan na kailangan talaga ng malaking tulong. Yan lang at maraming salamat. Ang wish ko naman sa Kulyon, ako bilang taga Kulyon, anak Kulyon, na aking mga anak-asawa ay anak Kulyon din, ang aking mga anak. Someday, tayo ay magkaroon ng isang lugar na parang paraiso. At panghuli po, in terms of tourism po,
sinasabi ng mga ilang bisita na nakapunta na rito sa Culion, sobrang ganda daw po ng Culion. It's a world-class tourism destination. But the problem is, the community is not yet ready. Hindi pa po ready yung community natin to cater yung mga tourists na pupunta sa ating bayan. Bakit po? Dahil po siguro doon sa mga naunang nabanggit ko na mga kakulangan ng ating bayan. So doon po pupunta yung pangalawang gusto ko pong sabihin tungkol sa pangarap ko or sa wish ko na mangyari sa Culion. Isa sa mga nakikita ko kong pag-asa kung paano yayaman ang Culion or kung paano umulad ang Culion ay kapag umulad ko ang turismo. Wala akong iba akong nakikita pwedeng maibigay or pagkakitaan ng Culion kundi ang turismo at ang ganda ng paligid nito mismo. Kaya kung magkakaroon man po ako ng pangarap sa Culion ay maging isang maunlad pero preserved na bayan. Maunlad po in terms of economy, syempre. Preserved dahil gusto ko po hindi matulad sa ibang lugar ng Culion na umunlad pero napabayaan ang kapaligiran. Sana po kapag umunlad na ang Culion, preserved pa rin ang kapaligiran.